dyan. May mahanap pa tayong iba. Anton! Robbie has the golden blood type. Wala na akong mahanap na katulad ni Robbie. Anton, makinig ka. Anton! No! Nakasala na yung buhay ng anak ko kay Robbie. Ate, bakit si Robbie? Oo, naiintindihan ko. Oo, naiintindihan ko. Rare yung blood type niya, pero ang dami natin connections dito. Mahanap at makakahanap tayo. Wala na akong oras. Palalangan ng palalang sitwasyon ni Lester. Wala na akong oras. Buhay ng anak ko na pamangkin mo. Buhay ng isang bata na hindi mo naman kaano-ano. Yung batang hindi ko kaano-ano, anak niyo ng babaeng mahal ko. Mahal mo ba yung bata? Mas mahal mo kaysa sa kadugo mo? Goodness, Anton. Imbis na dali na natin si Eman, hindi natin magawa. Alam mo kung bakit? Kasi kasama ka rin. Bakit nyo ba hindi sa akin sinabi na meron pala silang kriminal na tinatago? Dinasira ako pag dilaglag ko sila. Paano ko masusundan yung mga kilos at galaw nila? Talaga? O baka natatakot ka lang dahil baka masira ka kay Celine. My God! Imbis na yung transplant lang ng anak kong iniintindi ko, ito, dagdag pa ngayon sa problema natin. Ayan naman laging gusto mong palabasin na lahat to kasalanan ko. If it's not for your impulsive decisions sa hindi mo na makinukonsulta sa amin ni Mama, hindi naman lalaki yung mga bagay-bagay eh. Tapos ano ngayon? Meron na naman bagong lead si Emma? Wala silang mapapala doon. Ang importante, nakakabawi tayo. Nakakabawi ako. Ano? Tingnan natin kung kakayanin nyo nang wala ako. Ano? Gusto mo sumubukan? Tinatakot mo ba ako? Ang gusto ko lang, matuloy at matapos ang transplant ng anak ko. And my son will have a new heart, no matter what. What about Gabriel? Di ba kaibigan mo siya? Hindi ba siya nakakahalata? No. Safe tayo sa kanya. Kahit nakumpare ko si Gabriel, kaya-kaya ko pa rin siyang paikutin ng hindi niya nahalata. One more thing. Si Eman, siya ngayon ang pinakasakit sa ulo namin ni Mama. Alam mo bang gusto niyang bumalik sa NIA? What? Mabuti na lang, hindi siya tinanggap ni Gabriel. Pero meron na akong foolproof solution para sa kanya. Tell me. I gave him a job. Starting next week, magtatrabaho na siya sa DNS as a security guard. Wait! Why? To lessen their suspicion. Or should I say, prevent their suspicion on me. Mula sa pagtulong ng kunwari sa kanila hanggang sa pag-ayos ng kaso. Hanggang sa pagbigay ng trabaho sa kanila. And when I have their full trust, I'll be able to have first-hand information. Kung anong mga plano nila o impormasyon meron sila. Keep your friends close and your enemies close. Loyal at gahaman sa pera. Make him an offer that he can't refuse. Magandang gabi, boss. Kapag lumantad ako, siguradong diretso ako sa kulungan. Pero sisiguraduhin kung makakalaya ka. May protection tayo sa taas. Di ba? Alam mo yun. Kasama sila sa plan. Basta lahat ng sasabihin mo sa NIA, yung mga sinabi ko lang sa'yo.
Leo, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mawala sa amin ang lahat, Leo. And I don't want to see that happen, Amelia. Hindi ko kaya makitang bumagsak ang pamilya mo. Lalo-lalo na ikaw. Thank you so much, Leo. Thank you for always looking out for me. Hindi ko mararating ang lahat ng narating ko kung hindi dahil sa'yo. Alam mo, hindi kita pababayaan, Amelia. Wala naman! Wala nang naman lahat! May updates na ba sa CCTV recordings? Don't worry, Ma. Murado na ang lahat ng ebidensya. And I also ordered a thorough cleanup of the facility para mabura na rin yung mga fingerprint marks natin. Good. Excuse me po. Magpapaalam na ako. Tulog na si Lester. Okay ka lang ba, tita? Oh, of course. I'm just in the middle of work. No. Salamat, Linda. Thank you. Ingat, ha? Did you see anything? I got it. We cannot afford to be suspects again. Masyado ng malaking damage ang ginawa nito para sa atin, sa ating negosyo. Ayoko nang lumala ang sitwasyon at ayokong mauwi sa wala ang lahat ng pinaghirapan natin. I don't think may nakita siya mula sa pintuan. What? Kailangan ko ng DNA sample ng puso niya para patunayan na hindi nga yun kay Robby. Hindi ako papayag. Ilalagay mo sa alanganin ng anak ko. Maayos nang nakarecover si Lester, hindi yun magiging delikado para sa kanya. Sabi sa akin kung anong delikado o hindi sa anak. Ako ang doktor. Ako ang doktor niya. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Pagtapos noon, wala na kayong maririnig kahit sa akin. Gusto ko lang patunayan na wala talagang kinalaman ng pamilya niyo sa nangyari sa anak. I did everything. Everything to convince you. Binigay ko pa sa'yo ang pangalan ng donor even if it was against our confidentiality policy. And now you have the audacity to ask for my permission to put my son at risk? Sumusobra ka na? Hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi nadawit ang mga pangalan nyo sa nangyari sa anak. Tumigil ka na! Titigil ako kapag napatunayan yung inosente kayo! Sige, Kuya. See you later. Hindi ko na itatanong kung ano iniisip mo. Alam ko ng sagot. Okay na kami, Celine. Ang iniisip ko, ikaw. Kung ano pa bang pwede kong gawin para makonvince kita na ibigay yung gusto niya. Oh. Okay naman pala kayo eh. Why do you still have to convince me? Kailangan natin ibigay yung DNA test ng puso ni Lester para tumigil na sila. How many times do we have to talk about this, Anton? No, never, ever. I will not dignify Celine's doubt by subjecting my son to that test. Kapag ginawa ko yun, para ko lang pinatunayan yung pagdududa niya. Hindi ganun yun. Sa palagay mo ba, talagang mahal ka ni Celine? Hindi mo ba naisip na itong lintik na test lang to ang habol niya? I've warned you so many times about Celine. Hindi ko lang ito ginagawa dahil gusto ko. Kapakanan mo ang iniisip ko. Kapakanan nating lahat. Hindi pa ako naghanap. Hindi ko malalaman. Ang dami mo nang pinang problema. Ayoko nang idagdag pa si Arnold doon.
ka bang wala siyang pinagsabihan tungkol sa sekreto ng pamilya natin? Wala. At hindi na rin siya makakapagsalita. Ano naman ba itong ginawa mo? Dati, aksidente yung nangyari. Papatay din naman natin talaga siya, di ba? Maling-mali talaga na pinatira natin dito si Arnold, eh. Pag dumating naman yung araw na kailangan ko na ng puso, madali lang tayo makakakuha sa the farm. Pero bakit pa kasi tinuring pa natin sa kapatid? Bakit inalagaan pa natin? Yan tuloy ang dami niyang alam. Mas delikado pa nagsalita siya. Ngayon si Mama Pag sinisisi mo? Hindi naman sa ganun. Ang gusto lang naman yung mamaligtas si Arnold para malusog yung puso ilipat sa'yo kung sakaling dumating yung panahon. Para sa ganun, pag nasa puter natin siya, hindi na tayo magkukumahog na maghanap sa Second Life Foundation pag kinailangan mo ng donor. Pag nagkaroon ng problema, yun! Oh! Ngayon, yan ang mangyayari. At yan ang nangyayari. Nagkakaproblema tayo. Bakit, ate? Buwag naman negosyo? Kumakalas na ba yung mga business partners natin? Alam mo rin naman na hindi ko hahayaang mangyari yun, di ba? Hindi pa ito tapos, Amelia. What are you talking about? Hindi mo pa ba nababalitaan? Kalat na kalat na. Ito, oh. Importante ba yan sa'yo talaga, Linda? Si Leo talaga ang tatay ni Lester at hindi si Nestor. Oh. Do I have to explain it to you? Pero Amelia... Pero ano? Gusto mo rin makisaw-saw sa mga chismis? I'm sorry, Amelia. For what? You're sorry for me? Salamat sa concern, Linda. Pero sa mga pinagdaanan ko at pagdadaanan pa, do you really think that's important for me? Ang mahalaga sa akin ngayon, huwag maapektuhan ng anak ko sa mga eskandalong nangyayari. I hope that is clear to you. About what? Gusto niyang patawarin ko yung hayop na yun. Gusto niyang makipag-ayos ako kay Emma bago kami ikasal. Huwag mong sabihin sa akin na pumayag ka. Hindi. Siyempre hindi. Pero nag-away kayo. So once again, pinatunayan lang ni Celine na hindi niya talaga kayang alisin si Emma sa buhay niya. Anton, may panahon ka pa. Huwag mo sabihin sa akin na magpapakasal ka pa rin sa kanya. Pwede mo bang pag-isipan ang lahat? Itutuloy namin yung kasal. Mapapasakin si Celine, ate. Pero hindi sa'yo ang puso niya. Don't give me that look. Alam nating pareho na totoo ang sinasabi ko. At kahit sumabog ka pa dyan, paninindigan ko pa rin ang sinasabi ko sa'yo. Ang pag-ibig natin ay walang hanggang paalam. At habang magkalayo, pamalapit pa rin ang puso kahit